Inaresto ng mga pulis si Vicente Ladlad na isa sa mga naging consultant ng National Democratic Front of the Philippines sa peace talks sa gobyerno. Nahulihan din man siya ng matataas na kalibre ng baril at pampasabog sa tinutuluyan niyang bahay. Pinuri naman ni Pangulong Duterte ang mga pinuno ng PNP at AFP na naka-umaresto kay Ladlad. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jessica, kaninang madaling araw nga no, nang pasukin ng mga pinagsanib na pwersa ng PNP at we understand sa tulong rin ng AFP, itong isang subdivision nga sa Barangay, San Bartolome sa Novaliches City no, at nakuha nga doon itong NDF consultant na si Vic Ladlad kasama ang dalawang iba pa. Pero Jessica, hindi dito kumbinsido ang kanyang mga kaanak, gayon din ang kanyang abogado at ilang grupo na sumusuporta sa kanya dahil ayon sa kanila talaga raw na sinabject ng operasyon si Ladlad. I'm going to tell everybody in media now. Galit na sumugod si Fides Ladlad sa tanggapan ng NCRPO kanina. Hinahanap ang asawang si Vicente Ladlad, isa sa mga consultant ng National Democratic Front na kasama noon sa peace talks. I just want to see my husband. Hanggang dumating na si PNP Chief Oscar Albayalde sa NCRPO. Sir, Albayalde, this is violation of my life. Inaresto si Ladlad kasama ang dalawang iba pa kaninang madaling araw sa loob ng isang subdivision sa Barangay Bartolome, Novaliches. Na-recover sa bahay na tinutuluyan ni Ladlad ang mga high-powered firearm at iba pang baril, mga pampasabog gaya ng granada, iba't ibang gamit at mga dokumento. May dalang search warrant ang mga pulis mula sa Quezon City Court. Everything is fake. I challenge them. I want immediately now, in front of media, magkaroon ng fingerprinting sa lahat ng mga baril na yan. At ni isang tuldok, wala silang makikita na fingerprint ni Vic. This is a violation of the law. Illegal possession of loose firearms. Violation of RA 10591. Lagi naman ganun yung depensa. But kagaya sinabi ka natin, before the search was conducted, tinawag natin itong Barangay Tanod as well as the President of Home Owner Station kasi yun ang requirement, di ba, para sa search. Sabi ng PNP, hindi naman daw talaga si Ladlad ang target ng kanilang operasyon. Nagkataon lamang daw na nandun ito sa loob ng bahay na kanilang pinasok kaninang madaling araw sa bisa ng search warrant. Isa si Ladlad sa nakasuha ng multiple murder sa tinaguriang Hilongos Massacre, pero pinayagan siya magpiansa ng Korte Suprema. The crime of rebellion is a continuing crime and therefore no warrant of arrest is needed for that. Pero ayon sa abogado ni Ladlad, wala itong pending warrant of arrest at wala rin kasong rebellion tulad ng sinasabi ng palasyo. Mag-aalauna ng hapon, dadalhin na si Ladlad at iba pang naaresto sa QCPD, pero hindi agad nakaalis ang convoy. Nagdatingan na mga babaeng pulis para paalisin ang misis ni Ladlad at kanyang abogado. You are a general or what? A colonel or what? You are invading our police work. Yes, so you are violating my rights. No. Because I don't know where you are bringing my husband, sir. Kaya mga kasama. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang ilang militanteng grupo kanina sa Kamkaringan para kondinahin ang pag-aresto kay Ladlad. Kukwestiyonin din ang kanyang kampo sa Korte Suprema ang pag-aresto. Pinuri naman ni Pangulong Duterte ang mga pinuno ng PNP at AFP para sa anya ay good work sa pag-aresto kay Ladlad. Jessica, ilang minuto pa lamang nakalilipas ano nang matapos nga itong documentation na ginawa dito kay Ladlad at gayon din sa kanyang dalawang kasama. And we understand, sa mga oras na ito ay nakadetain na sila sa SIDO sa Kamkaringan. Jessica. Marisol, paglilinaw lang, no? Kasi dati nung may peace talks, I suppose, no? I assume na merong safe conduct passes o parang may immunity yung mga kinatawan ng CPP, NPA, NDF na umuupo sa peace talk. At kasama nga itong si Vic Ladlad, no? At pati yung kanyang mga kasama. Ngayon ba parang lumalabas, wala nang bisa yung mga safe conduct passes na yon. Pwede na silang arestuhin anytime. At ang implication pa nito, kung nangyari ito kay Ladlad, pwede rin mangyari dun sa iba pang mga umupo rin during the peace talks. That's right, Jessica. Isa ito actually sa iginiit ng grupong karapatan na may mga pumunta na ilan sa kanila kanina na sinasabi nilang dapat hindi na ito muna ipinatupad dahil paglabang nga ito doon sa JASIC dahil dapat
kumbaga immune sila sa arrest. Pero ang sinasabi nga ng PNP, suspended na ito. In fact, na-discarin lang itong pistox. At mismo si Pangulong Duterte, Ma'am Jess, kung maalala natin, noong nakaraang taon, eh, nagsabi siya na magkakaroon na ng sunod-sunod na pag-aresto sa mga, you know, sa mga miyembro ng mga ganitong klaseng grupo. Pero sinasabi ng PNP na this is not in compliance with what the President has said. Pero ito raw talaga ay nagkataon lamang na nagkaroon ng operasyon doon, nagkaroon ng search warrant at siladlad ang kanilang naabutan doon dahil base na rin daw ito sa sumbong ng kanilang mga kapitbahay at hindi daw ang operasyon ay really just to get him dahil sa kanyang involvement dahil unang-una wala naman daw isang political activity. At again, yung binabanggit mo Ma'am Jess, posible daw na magkaroon pa rin ng sunod-sunod na pag-aresto dahil tinanong mismo natin ang PNP yan kanina na kung meron daw talaga silang mamomonitor ng mga ganong grupo ulit na nagiging threat daw sa bansa ay talaga magkakaroon pa ulit sila ng mga ganong klase ulit na operasyon, Jessica. So ano yung mga posibleng charges against Ladlad Marisol, illegal possession of firearms? Ano yung rebellion? Binanggit ba kung anong basis nun? Pending ba yun o dati pa na nabinuhay ulit? Or has this anything to do with yung mga nakita nga di umano na mga firearms ngayon dun sa tinutuluyan niyang bahay? For now, what we understand, Jessica, no, base na rin sa sinabi ng PNP, kasi talagang tinanong din natin kung meron bang mga pending cases itong si Ladlad, wala naman daw. Ang sinasabi nila, ang pangkakaareso sa kanya ay base lang doon sa search warrant at nakuhanan nga sila ng mga high-powered firearms, mga pampasabog gaya ng granada, mga documents at kung ano-ano pang mga gamit doon. Kaya meron lang silang violation ng RA 10159. Ito yung yun nga, possession of illegal firearms. Pero yung kasong sinasabi na dati niya, kasi involved na rin ito, we understand, Jessica, itong si Ladlad na binanggit na rin ng kanyang misis kanina sa isang massacre noon sa Hilongos Leyte. Pero ito raw ay wala naman daw katotohan. But anyway, hindi naman ito yung kasama doon sa kaso, ano, kung bakit siya inaresto. Pero inaresto lamang daw siya this particular instance is dahil daw doon lamang sa pagkaka-involve niya doon sa bahay nga, nandoon siya, kung saan nagkataon naman daw na nakuhanan ng mga matataas na kalibre ng baril, Jessica. Ano ba ang implications nga nito, Marisol? So yung iba, dapat bang magtago kasi nangyari ito? Or hindi naman sila nagtatago, ganun ba yon? So anytime the government can go after them kung sakaling katulad nga ni Ladlad, eh makitaan din ang allegedly no, ng firearms and explosives sila. Mm-hmm. We don't want to call this naman na nagtatago sila kasi ayaw din naman nilang sabihin bagamat, ano Jessica, aminado talaga sila na since na-discaril nga, no, hindi na natuloy talaga itong peace talks at nagkaroon na nga ng sinabi mismo ng Pangulo na ipapa-aresto na niya itong mga involved sa ganitong grupo o kahit yung mga consultant lang, isang araw itong sila na medyo naglaylo ng konti. In fact, kung yung bahay kung saan siya na-aresto ay hindi naman talaga siya doon nakatira, kundi nakitira lamang daw siya doon para iwas na rin nga dahil isa nga ito sa kanilang kinatakutan na baka nga sunod-sunod na silang aarestuhin. At again, after the arrest of Ladlad kanina, ayon mismo doon sa grupong karapatan, nangangamba sila na baka magkaroon ulit ng sunod-sunod na pag-aresto sa kanilang hanay o kung sino man sa tingin nila yung mga kumakalaban daw sa gobyerno. Dahil ayon sa kanila, parang ito na nga raw ang tila nagiging norm daw ngayon. Kaya kahit papano, talagang mag-iingat na lang daw sila. At sinabi rin sa atin ito kanina ni General Albayalde, Jessica, no, na talagang after this arrest, should there be anything na naman or anybody na mamonitor nila, anuman daw grupo or kahit itong mga sinasabi makakaliwa, pag mayroong mga ganong sumbong ulit at nagkaroon sila ng mga case build up at mapatunayan na mayroong ganon ulit sa kaso na ginawa ni Ladlad na may mga firearms ulit, eh talagang gagawin ulit nila yung mga ganitong klaseng operasyon laban sa kanila, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.